po si Pasing. Ako ang mayordoma ng mga kabalyero. Ba't ngayon lang kayo? Kanina pa kayo hinihintay ng senyora ko. Sumunod kayo sa akin. Senyora, andito na po sila Tindeng. Oh. Tindeng, Noy, hindi kayo naligaw? Hindi naman po. Hiningal lang po dahil sa lawak ng bakuran niyo. Anong tulong ang kailangan niyo sa akin? Kung maaari po sanang mabasukan sa inyo o magkaroon ng kahit anong trabaho, naging katulong na rin po ako noon. Ako naman po, pwede akong hardinero. Mahilig po ako sa halaman at bulaklak. Kaya mo bang mag-alaga ng kabayo? Kayang-kaya ko po. Ay, hindi na itatanong ang dati kong BF. Mukhang hinete po sa San Lazaro. Subukan natin. Salamat po. Salamat po, senyora. Uulitin niyo. Salamat, salamat po, senyora. Senyora. Rule number 3. Bawal ang chismosa at chismoso. Nandito kayo para manilbihan at hindi mangialam ng personal na mga buhay nila. Nagkakaintindihan tayo, Tindeng, Noy? Ay nako, huwag kayong mag-alalaman ng Pasing. Hindi ho kami tamad, hindi kami magna, at hindi kami mosang. Kabuti naman kung ganun. Luisa! Ma'am! Asan yung... Ito na po yung uniform nila. Okay, ibigay mo sa kanila. Sa'yo yung sa ilalim, Noy. Walang sequins. Oh, ano ba tinatangatangan yung dalawa dyan? Sumunod kayo sa akin. Tindeng, itong magiging tulugan mo. Yan. Noy, sa'yo naman dun sa kabila. Bawal kayong matulog hanggat hindi pa natutulog si senyora at si senyor. Naintindihan? Opo. Wala naman siguro silang insomnia. Huwag kang antipatiko, kabago-bago mo lang dito. Sige na. Ilagay niyo na yung mga gamit niyo sa loob, magbihis kayo, tapos simula na yung trabaho. Bakit naman kasi ngayon pa nagkasakit siyang si Virgin na yan? Panigurado kung nagsasakit-sakitan lang yung babae niya, kayo pinagtatakpan niyo eh. O paano ngayon yung pananghalian, senyora? Sino magluluto? Ako? Eh, na ikaw magluto? Naku, Manang Pasing, nung nakarang nagluto ako, nagkari sa Senyor Bettina. Hindi raw masarap. Eh, talaga namang hindi masarap yung luto mo. Sino magluluto? Ikaw, Tindeng. Ikaw. Marunong ka ba magluto? Opo. Oh, magluto ka. Ah, ano po bang lulutuin? Eh, ewan ko sa'yo. Ikaw nga masarap magluto, di ba? Lutuin mo kung ano yung masarap mong niluluto. Huwag mo na akong tinatanong kung ano pang lulutuin mo. Alam mo yan. Magtanong ka dito kay Edna kung ano mga kailangan mong ingredients. Kumilos kayo lahat! Bakit kayo nakatanga? Nakatanga! Kailangan natin sa takhalin na to. Nakatunga nga kayo lahat. Tindeng. Bakit ikaw nagluluto? Senyora, may sakit daw po yung nagluluto. Ipinagluto ko po kayo ng tinolang manok. Tinolang manok? Tinolang manok? Pasing! Senyora! Senyora! Hahainan niyo ako ng tinolang manok? Alam mo ang ayoko niya. Para sa may sakit siya, hindi ba? Disalsa lang ang ulam ko. Alam mo yun! Bakit? May sakit po kasi si Virgie. Hindi po siya... Excuses! Mabubusog ba ako sa mga excuses mo? Hindi. At ikaw, ha? Kabago-bago mo dito? Huwag ka nang intrimitida sa pamamahay ko! Sa susunod, magtatanong ka para hindi ka nag-aaksayan ng ulam! Tonta! Sir! Bakit ka nagluto ng tinolang manok? Tonta! Okay, ha? Ayoko yung nagsasakit-sakitan ka. Tapos, oh, sino nagluluto rito? Wala, napagalita kami na senyora. Ito naman si Tindeng, nagdunung-dunungan na marunong magluto. Pasensya na po, pero nagkasakit po talaga. Nagkasakit? O magluto ka doon ng tanghalian para hindi tayo mapagalitan. Opo, ma'am. Opo. Ikaw, Tindeng, ayoko nga pakalat-kalat ka dito sa kusina pag mayroon nagluluto. Doon ka pumunta sa kwarto ni senyora, maglinis ka doon. Linisin mo daw yung mga display dahil nababahing na siya sa dumi. Ha? Oh.
Opo, ma'am. Titingin pa? Noy! Noy! May kausap na abogado si Senyor Pacundo. May mga preso daw siyang gusto mapalaya. Tinding, naiisip mo bang iniisip ko? Oo, Noy. Tinding, bakit hindi natin kausapin si Senyor Pacundo para matulungan makalaya si Tanggol? Naku, bakit naman na tayo tutulungan? Sino ba tayo? Uy, malay mo naman. At kapag patulungan nila tayong, naku, babayaran natin sila ng paninilibian habang buhay. Naku, napakahirap pakisamahan ng pamilyang kabalyero. Bagay, sinabi mo pa. Pero Noy, para kay Tanggol, gagawin ko. Ah, magaling! Nagchichismisan sa oras ng trabaho. Anong rule number 3 ni Senyora? Bawal ang chismosa at chismoso. Nagmimerienda lang po, ma'am. Eh, doon din sa kwadra ka magmerienda. Bawal ka din sa kusina. Doon na! Ikutin din, tama na yan. Ma'am, lansya ka. Igil na yung pagkain. Oh, please naman, mabuhay kayo. Mamulakla kayo. Hindi mapapagalitan ako. Sige, init. Ano ba? Teka nga, makainom. Noy! Noy! Noy, ano bang nangyari sa'yo? Noy! Ano nangyari? Halik! Sumilong ka muna! Ay, napakasaya ako dito. Ay, nay! Saan kayo pupunta? Bakit? Anong ginawa mo sa mga halaman ng senyora? Bakit namatay ang mga yan? Hindi ba pinapabuhay ko sa'yo yan? Ay, manang pasing nahilo ko. Ay, kanina pa kasi ako nandito sa arawan. Nagpapalusot ka pa? Ang sabihin mo, nagmamagaling ka kasi. Bumalik ka dyan, buhayin mo yan. Tamad ka, tanga ka talaga. Pasing, na-aksidente nga siya. At saka huwag mo sinisigawan. Walang may gusto sa nangyari. Sinisigawan mo ba ako, Tinding? Nagpapaliwanag lang. Kasi parang hindi mo nakikita. Sinisigawan mo ako, Tinding! Makakarating ito sa senyora! Makakarating ito sa senyora! Sinisigawan mo ako! Narinig ko! Sinisigawan! Isang pa palang apo si senyora, no? Kaya lang hindi ko pa nakikita? Ah, yung kamukha ko, Senyorita Catherine. Hindi kasi talaga yung palautos, kaya hindi mo nakikita. Pagka nandito yun sa bahay, dun lang yung palagi sa kwarto niya. Malapit din siya sa lola niya, no? Parang si Senyorito Pablo. Ay, naku, hindi! Yung babae na apo kay Senyor yun malapit. Tapos yung Pablo, yung apong lalaki. Favorite naman ni Senyora. Kahit na hindi nila aminin, ramdam na ramdam ko talaga may favoritism sila. Oh, alam na alam ko yun, no? Eh, kung tutuusin, parte na ako ng pamilyang ito, no? Eh, nako, Tinding! Inisurbo mo kasi ako, eh, hindi ko mabuksan, ikaw gumawa niyan. Linisin mo to lahat, bilisan mo. Ay, nakakagutom tong trabaho. Senyora, pinatawag niyo daw po ako. Ano ito? Bakit ganito kadumi, ha? Hindi ko po alam. Hindi kita tinatanong para alamin mo, kundi para linisan mo. Linisin mo, isisin mo. At huwag kang hihingi ng tulong kahit kanino. Gawin mo yung mag-isa. Pagbalik ko, gusto ko makitang malinis na malinis yan. Spotless! Entiendes? Dumi! Doon lang ako. Yan. Yan ang mga gamitin mo. Narinig mong senyora, ha? Linisin mo yan. Pagbalik niya, gusto niya malinis na malinis. Spotless! Thank you.
Nush! Anong ginagawa mo dyan? Halika, tigan natin mukha ng manliligaw. Na, baka mahuli tayo. Sa kimbot na lang, nandiyan na tayo. Eh, paino, no? Saan kayo pupunta? Hindi ba sinabi ko walang lalabas? Balik! 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 Makinig kayo! Nakauwi na yung manliligaw na Senyorita Catherine. Kaya pwede na kayo lumabas. Hindi nyo na kailangan magtago dito. Sige na. Naku, sayang naman, Manang Pasing. Hindi namin nakita yung face ng manliligaw. Alam nyo kayo? Yan, lalo ka natin ding. Napaka-usyosera nyo. Ang hilig-hilig nyo nangingialam sa buhay ng iba. Pero alam nyo, apakagwapo. Gwapo-gwapo ng manliligaw niya. Tsaka sabi, oo nga, pero sabi, nuknukan daw yun ang yahan. Oo, di ba? Bagay na bagay talaga sila ng senyorita. Ay, di ba sabi ko magtrabaho? Ay! Lagat mo. Tindeng, bakit ganun? Eh, ubod na pala ng gwapo, mayaman. Eh, ba't hindi pa rin magustuhan ni Senyorita? Eh, baka dahil pinipilit lang siya. Alam mo naman, ang pusong pinipilit, hindi sumasaya. Bagay. Tindeng! Tindeng! Alik rito! Ano na naman ba yan? Bakit kulang-kulang yung lista ng stocks natin dito sa kusina? Ako tuloy ang napagalitan ng senyora. Kasalanan mo ito eh! Tapi ewan ko! Mga panlinis ng bahay ang nakatokang ilista ko. Nailista ko naman ng ayos! Hindi! Ang kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Kaya kasalanan mo to. Kaya ayan, pumunta ka ng palengke, bilisan mo ngayon, maglakad ka, wala akong pakialam, kahit gumapang ka, siguraduhin mong kompleto yan. Yan, bilang ko yan, huwag kang mangungupit. Naintindihan mo? Tindeng, bakit nagalit na galit si Manang Pasing sa'yo? Ewan ko ba dyan? Nahawa na siguro sa kadidikit kay Senyora. Alam mo naman ang langaw pag natuntong sa kalabaw. Ano, samahan kita? Wag na. Ako na to, kaya ko naman. Baka may masabi pa sila pag sinamahan mo ako. Magbibihis lang ako. Tinding! Bakit ngayon ka lang dumating? Ang tagal-tagal, ang bagal. Bakit? Natagalan ako sa pagpili ng mga sariwang rekado eh. Natagalan, inandyan na yung girlfriend na senyorito. Magluluto ng senyora. Dalian mo na yan. Dalian nyo na. Oh, kumusta na kayo dyan? Nahugasan na ang chicken at ang mga gulay. Opo, opo. Pronto! Ito po, senyora. Thank you, senyora. Hugasan nyo na yan! Dalian nyo na to! Ito, ikaw, halika rito, tumulong ka! Oh, dalian mo! Ikaw ano yan? Dalian mo, mapapagalitan tayo na senyora. Hiwain mo yan, hiwain mo yan. Tinding, dalian mo yan! Tinding, babagal-bagal dito. Ito, dito, hiwain mo lang yan. Ubus mo na lahat yan. Para mas masarap. Tinding! Oo. Then you start stuffing into the chicken? Yes, senyora. That's good. Slowly, slowly lang. Maganda yung nobya ni Pablo, hindi ba? Tsaka mukhang bagay naman sila. Hindi naman po magdadala rito ang senyorito nang hindi galing sa Buena de Familia katulad ng pamilya ninyo. Dapat lang, no less. Pero alam mo, the way she moves and talks, parang kakaiba. Ano mo kakaiba, senyora? I don't mean to judge. Pero kasi, alam mo, nasa upbringing yan eh. Kahit na anak mayaman ka, pero pwede kang hindi refined. Yung bang may pagka-rough? Hindi po makinis. Baka may gali, senyora. Hindi natin nakikita. Ang ibig ko sabihin, magaspang. Magaspang kumilos.
Ah, sorry po, senyora. Pero alam niyo, senyora, hindi po naman magdadala rito ang senyorito ng babae na hindi nababagay sa pamilya ninyo. At maganda rin po yun na pinapakita na niya kung ano ang totoong siya. Okay. Hindi po katulad ng ibang tao riyan. O kala mo, mabait, yung mukhang anghel, pero yung pala sa loob. Ito na solusyon para makausap mo pamilya mo. O, tawagan mo na sila. Salamat. Anong ginagawa mo? Tinatawagan po ang pamilya ko. Sa oras ng trabaho? Nagtitili-telepono? Uy, anong oras pa ba ngayon? Oras pa ba ng trabaho? Oo. Kasi gising pa yung mga amo natin. Di ba yun ang batas din sa bahay na to? Hanggat gising sila, nagtatrabaho tayo, hindi yung kung ano-ano itong telepono nyo, pinapasweldo kayo dito. Uy, telepono ko yan. Napakabastos talaga niya. Noy, paano? Kinuha niya yung cellphone. Ah, may isa pang solusyon. Bukas, puntahan mo. Dalawin mo sila. Oh? Hmm. Sino yan, ay? Oh! Ang lolo Noy mo! Hello? Tinding! Ano kinagawa mo rito? Ninanakawan mo ko? Makita ako yung cellphone nila. Pinabawi ko tong cellphone ni Noy! Pinabawi ang kinayan? Ito sa'yo! Inumpis ka ko yan, di ba? Kinayan! Ibigay mo sa kanya! Tinding! Baka si Lola Tinding po yung tumawag, Nay. Ay. Hindi sa'yo yan! Kay Noy yan! Ay, kay Noy nga pala to. Akala ko kasi akin eh. Ay, naku! Naku, sorry naman! Nayupi, nabasag, oh! Ayan! O sige, tumawag ka na, tumawag ka na! Pakawalan iya! Aray! Isang ka makakarating to kay senyora! Sa lalagid kayo, susumbo kita kay senyora! Makakarating ka! Pag nanakaw ka, mananakit ka pa! Makakarating to kay senyora, kala mo? Hindi ako magnanakaw. Kala mo, maganda ka lang para malimit ang kamay mo! Tumigil kayo! Senyora. Anong gulat ang nangyayari ito? Si Tinding po, pinakialaman yung gamit ko. Hindi totoo yan! Mas gusto niya pabuusap ang senyora sa mga po eh. Bakit ka gusto mong nakawan? Ha? Si Pasing? Opo. Talagang kamalikot ang kamay mo, ha? Hindi po. Binabawi ko lang yung cellphone ni Noy na kinuha niya. Ay, ba't mo nga kinuha? Senyora, kasi wala po silang ginawa sa oras ng trabaho kundi mag-cellphone na mag-cellphone. Ayaw niyo po yun, hindi ba, senyora? Tama ka doon. Alam mo, ikaw, ha? Hindi ka na natuto. Gusto mo malayasin na kita? Hindi ka pa nakakabawi sa pagdala mo kay Catherine sa Quiapo. Kaya umayos ka! Tama! At kayong dalawa, tumigil na kayo. Huwag na kayong dumagdag sa stress ko! Layas! Sumayos ka! Tabi dyan! Ako walang yam. Senyora, ayoko makipag-usap sa'yo. Layas! Nasa kwarto ko, nagpapahinga pa. Nagpapahinga pa rin? Ano ba yan? Imbalido na ba yan si Tinding? Naku. Nagrarason lang yung babaeng yan eh. Nagsasakit-sakit. Tinding! 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 Nasaan yung bruhang yon? Tinding! Tinding! Noy, nasaan si Tinding? Umalis nang hindi ko pinapayagan. Ano? Umamin ka? Hindi, nandito siya kanina. Buat ka pa talaga ni Tinding? Ay, senyora, magandang gabi po. Tumakas ka sa oras ng trabaho? Pumunta ako sa pamilya ko dahil malaki ang problema namin. Wala akong pakialam. Problema pala ng pamilya niyo yun eh. Hindi yung problema ng mansyon. Karapatan ko namang bumisita sa pamilya ko.
Tsaka tinapos ko naman lahat ng trabaho ko magdamag. Wala akong iniwan o pinasa sa iba. Bayad ka sa buong araw, kaya dapat buong araw ka rin nagsisilbi at naninilbihan dito sa mansyon. Sinuway mo pa yung utos ko? Manda kayo. Makakarating ito sa senyora. Senyora! Senyora! Sing! O, Tinday, nakapustura ka. Alis ka? Oo. Pinayagan ako ni senyor na pumunta sa Quiapo. Hoy, Tinday! Bakit ka nakadamit pang alis? Ba't hindi ka naka-uniforme? Ay, pinayagan siya ni senyor para mag-day off. Iski tanong maamo natin. Day off? Pupunta ka na naman ng Quiapo, ano? Pinayagan ako ng amo ko ng walang katanong-tanong. Hindi ko na dapat ikaw sagutin. Ikaw, Tinday? Ginagamit mo ang kabaitan ng Senyor Facundo. Abusada! Hindi ako abusada. Nagpaalam ako at pinayagan ako. Ngayon, kung may reklamo ka, tara-tara kay Senyor Facundo! Chen! Sige na nga, go ka na. Baka gumawa pa ng kwento yan. Hindi ka payagan. Sige na. Sige na. Alis na ako, Noy. Masyado nang kinukuha ng tinding na yan ang loob ng Senyor Facundo. Totoo ba ang sinabi mo? Totoo po, senyora. Nakita po talaga ng dalawang mata ko. Binigyan pa nga po ni Senyor Facundo ng paper bag si Tinding eh. Para pong regalo niya dun sa bruha, hindi naman po birthday niya. Yung brown paper bag? Mismo, senyora! Brown na paper bag! Ayoko lang po talagang sabihin sa inyo kahit dati pa kasi po baka sabihin nyo malisyosa ako. Hindi po ako malisyosa, senyora. Pero dati ko pa po yan napapansin. Parang yung nagiging close siya sa amo niya, yung akala mo kung umasta, eh hindi siya muchacha. Kala ko dati gusto lang niyang kunin yung loob ni Senyor Facundo para patuloy siya magpasaway na magpasaway. Kaya dadagdag pa siya sa mga sakit ng ulo ko, ha? Eh, buti nga po sana kung sakit ng ulo lang. Eh, paano po? Ay, di bali na... Ituloy mo ang sinasabi mo. Senyora, paano po kung puso na ng asawa niyong kukunin niya? Senyora, paano po kung meron na po pala at namamagitan kay Senyor Facundo at kay Tinding? Senyora, papayag ka ba nun? Ikaw ang asawa, senyora. Salamat! Mawawala rin ang mga peste sa mansyon. Ang gaano po kiramdam ko. Tigilan mo ako, Pasing. Talagang makakatikim ka sa akin. Iba kaming mga taga-Quiapo kapag kinakanti. Weh! Saan gagawin mo sa akin? Sasampalin mo ako? O sige, sampalin mo ako, sampalin mo. O, sige, sige, sampalin mo ako. Huwag mo ko tinatakotin. Ano pa talagang gusto mo? Hindi! Hindi! Makakatikim ka sa akin! Hindi! Ikaw ang dapat nakakaunawa sa amin. Dahil pare-pareho lang tayo ng pinanggalingan, pero ikaw ang sunsul ng sunsul na pagmalupitan kami! Hindi! Makawalag hiya mo! Ikaw! Ha? Hindi! Pulis ka na lang! Hiya ka! Makawalag! Huwag na kapatulan! Maganda na tayo dito! Makalis na tayo! Panigan pangan ang aking ina, ngunit ganun pa man di pa di nagbago ang pangarap sa makaipon at may aho ng pamilya ko sa hirap. Kahit alam kong magbabago pa ang kuwit.